Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Exciting yung topic natin ngayon. Alam ko maraming interesado dito dahil yung channel natin, marami akong subscribers na mga babae. So ang tanong ng mga kababaihan sa kakilala nilang seaman, lalo na yung mga girlfriend ng seaman, yung mga asawa ng seaman, pati na rin yung mga nanay ng mga seaman, ang tanong nila sa kanilang mga kakilalang seaman, ay kung meron bang umakyat na babae sa barko, kada puerto na dinadaungan namin, may mga chicks ba kami? So kung gusto nyo malaman ng kasagutan, ay panoodin nyo lang ang video na to. Kapag sinabing seaman, nakadikit na dyan yung brand na babaero yan, maraming chicks yan, at seaman luloko yan. So, ewan ko ba, nabansagan na yung mga seaman, yung mga marino, nabansagan na sila na babaero. Kasi nga naman, ang dami nila mga lugar na napupuntahan, ang dami nila mga puwertong dinadaungan, at every port report daw, ganun daw yung uso. So, iba't ibang bansa, iba't ibang lahi daw ang aming tinitikman. So, totoo ba yan o pawang mga kasinungalingan? Talaga bang may mga umaakyat na babae sa bawat puwertong aming dinadaungan? Yan ang katanungan na gusto nyong malaman, di ba? Parang flip-top lang, nakapag-freestyle tuloy ako nang wala sa oras eh. So, isang tanong, isang sagot, may umaakyat bang babae sa barko? So, ang sagot ay meron. So, binigyan kita ng 3 segundong katahimikan para medyo kabahan ng iyong damdamin, di ba? Meron, pero bago ka maghimutok, bago ka magwala, bago mo murahin yung boyfriend mo o yung asawa mo na seaman, pakinggan mo muna yung sasabihin ko. Kailangan yung kasagutan na meron, merong umakyat na babae sa barko, tanungin mo rin kung kailan at saan. Kasi, ganito yan, yung kwento na may umakyat na babae sa barko, lumang tugtugin na yan. Nung kwento yan, nung mga sinaunang seaman. Nung panahon kasi ng mga sinaunang seaman, hindi pa ganong kadami yung mga batas, yung mga regulasyon, yung mga security measures na ginagawa sa mga puerto at sa mga barko. Wala pa rin gaanong mga port state, mga inspektor at kung ano-anong mga inspeksyon na sinasagawa sa loob ng barko. Hindi pa ganon kahigpit, maluwag pa nung unang panahon, nung unang mga marino, yung mga sinaunang marino ang naglalayag, napakaluwag pa, pwede pa lahat. Lahat ng gagawin nyo, pwede. Kasi sa barko, may sari-sariling mga kabina, may sari-sariling mga kwarto. Tapos nung panahon na yun, wala pa masyadong computer, wala, sulat pa nun eh, snail mail pa eh. Wala pang cellphone, wala pang internet. Tapos dati, matagal pa yung biyahe nun, hindi pa ganun nagmamadali. Kumbaga, maluwag pa nun sa oras eh. Konti pa lang kasi yung barko nun. Pero ngayon, ang dami na kasing barko. Mabilisan lang sa puerto. Isang araw lang, dalawang araw. Pero siyempre, depende sa barko. Yung ibang barko, matagal sa port. Pero itong katulad yung barko namin, container ship, napakabilis lang niya sa puerto. So, pagdating mo pa sa puerto, ang dami pa mga dumadating na mga provision, mga stores, mga delivery ng kung anong spare parts. Kaya wala lang oras para umakyat pa yung mga babae na yan. Pero ang talagang dahilan kung bakit wala nang umaakyat na babae sa barko ay yung mga bayarang babae yung tinutukoy natin. Meron pa rin mga umaakyat na mga babae sa barko. Yun yung mga ship chandlers, yung mga agent, yung mga bisita, mga visitors na galing sa kumpanya, yun ang mga umaakyat. Pero yung mga bayarang babae na nagbibigay ng aliw para sa mga seaman, sa panahon ngayon ay nawala na. Nawala na sa majority ng puerto. Kasi natatandaan niyo yung September 11, 2001, yung World Trade Center sa New York, nung pinasabog yon. Nung pinasabog yon, nagkaroon ng mahigpit na regulasyon, yung tinatawag na ISPS. International Ship and Port Facility Security, yan yung ISPS code. Ibig sabihin, humigpit yung seguridad sa mga puerto, pati sa mga barko. Dahil dyan sa ISPS code na yan, wala nang umaakyat tuloy ng mga babae sa puerto, di ba? Dati, talamak talaga yung pag-akyat. Kung sino-sino mga bisita, pwede silang bumisita sa barko kasi maraming pagkain sa barko, may mga alak pa noon sa barko, pwede silang mag-party-party sa barko habang nasa puerto. Pero ngayon yung alak nga, napakahigpit na eh. May mga alcohol policy na.
Kaya iba na yung panahon noon at panahon ngayon. So yung mga kwento ng mga lumang seaman ay hindi mo na yung mararanasan. Iba na yung pagsisiman, yung pagbabarko nila noon sa pagbabarko natin ngayon. Sabi nga nila, mas masaya daw sila noon. Yun ang kwento ng mga naunang mga seaman. Kasi talaga naman sobrang higpit na ngayon, marami ng regulasyon. At bawal na ang pag-akyat ng mga babae sa barko. So yung tanong na meron bang umakyat na babae sa barko, ang sagot ko ay meron, pero hindi sa panahon ngayon. Mas sa majority ng mga puerto. So hindi ko sinasabing 100% wala na talagang umakyat na bayarang babae. Ngayon ang tanong ay kung saan. Ngayon kikwento ko sa inyo, sasagutin natin yung tanong kung saan ba merong mga umakyat na babae. Yung kasagutan ko na to ay base lang din sa kwento ng mga nakasama ko at kikwento ko lang din sa inyo kasi ako hindi talaga ako naka-experience. Malaki kasi yung barko na nasasakyan ko at hindi kami pumupunta dun sa mga iskini-iskinita, yung sa mga ilog, yung mga papasok. Dito kami lagi sa mga main ports at pag main ports, pag mga malalaking puerto, mas mahigpit. Mas mahigpit yung security. So, bago makapasok, bawal yung bisita. Hindi, lalo pag yung mga babae yung mga bisita, inaarang na yan doon sa may gate. Sa gate pa lang ng port, ang mga authorities. So, sa Thailand, number one, sa Thailand kasi legal yung prostitution. Kaya naman, pag aangkurahe pa lang yung barko, mag-aangkurahe doon sa Thailand, may didikit na doon na bangka. So, yung bangka, may mga lamang babae, akit na agad sa barko yon. Or kaya naman, pag dumikit yung barko sa puerto, akit na doon yung mga babae. So, pag alis ng barko, bababa yung mga babae, akit naman sila, lilipat naman doon sa kabilang barko. So, sa barko na nakatira yung mga babae doon. So, kung napanood nyo yung last na vlog ko sa Laem Chabang, Thailand, dumaong kami doon, wala namang umakit na babae. So, siguro yung kwento sa akin sa ano, sa Bangkok siguro yon, Thailand. Di ba kasi ako nakabiyahe doon eh. Dito lang ako sa Laem Chabang nakapunta. Pero sa Thailand, sabi, legal yung prostitution at may umakit pa talaga na babae. Hindi lang yan. Saan pa may umakyat? Sa Hong Kong may umakyat. Pero sa Hong Kong, iba naman ang style. Ang kwento naman sa akin ng mga kasama ko, pwede ka magpasampa. Halimbawa, si Seaman, may girlfriend siya na Pinay sa Hong Kong, nagtatrabaho sa Hong Kong. At girlfriend niya, pwede niyang pakitin ng barko or asawa niya nasa Hong Kong, papalabasin niya na bisita. Sasabihin niya lang kay Kapitan, siyempre si Kapitan, gagawa ng letter, ipapasa niya dun sa authority, sa authority ng port ng sa Hong Kong, at magpapakita lang ng letter, pwede na siyang papasukin sa barko. So, paisa-isa lang yun, hindi pwedeng madami. So, yun. Pag may girlfriend ka na nasa Hong Kong, pwede siguro yun. So, yung mga seaman, pwede silang magkaroon ng bisita. Saan pa pwede? Sa Pilipinas, pwede. Kung may boyfriend ka o asawa ka na sa Pilipinas, di ba? Pwedeng umakyat doon, pwedeng magpasampa ng girlfriend, asawa sa puerto. Gagawa lang ng letter. So, yun, ako bumiyaya ko sa Batangas eh. Batangas Port, saka sa Manila. Sa Manila, sa North and South Harbor, Manila. Pero ganun din, parang sa Hong Kong, bawal ka makasampa ng barko pag walang letter si kapitan. Bago pa dumikit yung barko sa Manila or sa Pilipinas, bago pa dumikit ng puerto, gagawa ng letter. Ito yung mga expected na bisita. At ibibigay yun sa seaman para ipadala niya dun sa asawa niya or sa girlfriend niya para pagpasok niya ng gate sa puerto, papakita niya yun sa gwardiya, titake upin yung ID niya kung siya ba talaga yun at pwede na siyang umakyat ng barko. Usually, girlfriend, asawa pwede. Asawa talaga lang ang required pero minsan nakakapunta rin yung girlfriend pag binata yung seaman. Or depende kay kapitan. Si kapitan may kapangyarihan siya na mag-request eh. Parang ganun. Pero, pwedeng umakyat. May umakyat na babae sa barko. Actually, kahit saan namang puerto, kahit saan namang bansa, pwede kang magpakyat ng bisita mong babae. Wala namang problema yan. Kailangan lang abisuan mo si kapitan ng mas maaga. Bago dumikit yung barko sa puerto na pagdadaungan nyo, kailangan sabihin na ni kapitan, gagawa siya ng letter o magpapadala siya ng mensahe doon sa mga port authorities. O kaya naman, pagdikit ng barko, i-inform lang ni kapitan yung mga immigration officer na may bisita nga kaming ine-expect na sasampa ng barko. Pwede yon. Si kapitan may kapangyarihan para mag-authorize ng mga visitors galing sa shore at pasampayin ng barko. So, halimbawa, yung nakasama ko, dumikit kami ng port of Rotterdam sa may Europe, Netherlands. So, si Seaman, may kapatid siya na nagtatrabaho doon.
na nurse yata yung kapatid niya at bumisita sa barko namin. Sinabi niya lang kay kapitan, si kapitan kumawa lang ng authorization letter, pinasa sa port authorities at nakapasok naman yung atin na seaman at nakapasyal siya dito sa barko. So, ganun ang proseso. Pwede naman basta yung mga legit na visitors lang. Pero pag suspicious activity, syempre, pwedeng mayari si kapitan, makasuhan siya or matanggalan siya ng lisensya, mawalan siya ng trabaho. So, yun ang consequences kapag gumawa siya ng mga illegal or labag sa batas. So, paano mga kaleki na way naliwanagan ang inyong mga katanungan at huwag na kayong magalit sa boyfriend at asawa niyo mga seaman dahil COVID-19 na ngayon at mahirap nang magpakit ng sino-sino sa puerto. Actually, kahit yung mga nagtitinda ng cellphone, SIM card, mga souvenirs, hindi na namin pinapakit. Doon na lang sila sa baba. So, wala nang interaction ngayon. So, di ba? Hindi na makakapambabae yung mga seaman. Actually, hindi naman kami ng bababae. Yung mga babae lang madalas malapit sa seaman, no? Kasi kami mga seaman ay mga loyal kami. Tapos na yung panahon na mga seaman luloko. Yung unang panahon pa yun, nung mga wala pang internet, hindi pa namin nakukontak yung mga pamilya namin. Siguro nalulungkot sila. Saka yung mga kwento naman ng mga naunang seaman ay exaggerated lang. Pinaganda lang nila, dinagdagan at masyado lang mabulalas. Maraming sugar coating kumbaga. Sa totoo, wala talaga kaming chicks sa gitna ng karagatan. Kaya wala kayong dapat ikabahala na nag-chicks lang kami dito, pasarap lang buhay namin. Wala, hindi kami nang mababahay dito sa gitna ng dagat, no? Sa lupa, baka pwede pa. Actually, mas maraming chicks sa lupa. Pag nasa lupa ka, pag nasa Pilipinas ka doon, maraming oras makapambabae. Pero dito sa dagat, wala. Walang time mang babae dito. Puro trabaho lang kami dito. Ang gusto nga namin umuwi na eh. Diba? Gusto namin matapos yung kontrata para makauwi na. Yung oras namin, pagdikit ng puerto, ang bagong mga seaman ngayon, pupunta na sa tindahan o sa agent, ang hinahanap, internet SIM card. Yun lang ang hinahanap namin. Wala nang gusto mang babae kasi mautak na yung mga seaman ngayon. Eh. Saka siguro, masyado nang mahal din. Masyadong mahal na yung bayad dun sa mga bayarang babae kaya nagtitipid na yung mga seaman. So ayun, nasagot ko na yung katanungan nyo na bumabagabag sa isipan nyo. Ngayon ako naman na magtatanong, bakit nyo ba kami tinatanong kung nanchichicks kami o nambababae kami dito sa barko? Ano bang gusto nyong isagot namin? Kapag sinabi namin, oo, nambababae kami dito sa barko, ano magiging reaksyon nyo? Di ba magagalit kayo, aawayin nyo kami, mumurahin nyo kami, bubugbugin nyo kami at maghihiwalay tayo. Kasi tinanong mo siya eh, sinagot ka, oo, nambabae. Ngayon, pag sinabi naman ng seaman na, hindi, hindi ko naman bababae. Tapos hindi ka naman maniniwala. Lagi mo pa ipilit na, may sumasang sa barko, may umakit. Pag lumalabas kayo, pupunta kayo sa ganito, ganyan, ganyan. So, ang point ko lang dito, anong point na tanongin nyo kami kung naman bababae ba kami sa dagat o sa barko o sa ibang lugar? Kung hindi rin naman kayo sa amin maniniwala. At kung pagmumulan din naman ng ating pag-aaway o pag-iwalay. Siyempre, pag nawala yung trust sa isang relasyon, ay wala rin sa isa. Kaya ako, sa palagay ko, dapat hindi nyo kami pinag-iisipan ng masama. Kasi mababait naman talaga kaming mga seaman. Siyempre, hindi lahat. Hindi rin naman lahat ng shota o girlfriend ng seaman o asawa ng seaman mababait, diba? Case to case basis. Kaya hindi mo pwedeng i-generalize yung ginawang kalokohan ng isa. Tapos ibabato mo sa lahat ng mga marino, di ba? Unfair naman yun. At syempre, may mga ibang asawa ng seaman, girlfriend ng seaman na sumama sa ibang lalaki. Hindi rin naman namin pwedeng ibato yun sa mga girlfriend, asawa namin sa Pilipinas. So, case-to-case basis, hindi mo pwedeng i-generalize lahat ng tao. Hindi mo pwedeng kaming i-brand na mga seaman luloko kami o hindi mo rin pwedeng sabihin na lahat kami mababait. Nasa barko man kami o nasa lupa, pwede naman kaming mambabae. Huwag lang kaming papahuli. Nasa tao naman yan. Actually, mas maraming babae sa lupa. Diyan, mas maraming babae pag nasa Pilipinas. Kasi dito sa barko, isolated kami. Pagdating ng puerto, nagtatrabaho kami. Hindi ka makaka-focus mambabae. Kung gusto namin mambabae, baka diyan sa lupa, pwede kami diyan mambabae. Masakit kayo ang pag-isipan ka na ng mambabae ka tapos hindi ka mambabae. Eh kung mambabae ka na lang, para kahit pag-isipan ka na ng mambabae ka, hindi ka masyado masasaktan. Eh kung ganun yung isip namin, o mentality namin, i-reverse psychology namin kayo, di ba? So, importante ang tiwala sa lahat ng relasyon, lalong-lalo na sa mga long-distance relationship. Ngayon, kung wala kayong tiwala sa partner nyo, eh bakit pa kayo nagsasama, di ba? Naglolokohan lang kayo nun.
So ayun mga kaleki, maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang ang video natin. Naway nasagot ko yung katanungan nyo at lalo pang gumulo yung isipan nyo kung nambababae ba kami o hindi. At hanggang dito na lang ang video natin. Kung may gusto kang i-comment, i-comment mo lang. I-like mo yung video. Kung nagustuhan mo, i-dislike mo kung hindi mo naman trip. At huwag mo kalimutang mag-subscribe sa channel natin kung hindi ka pa nakasubscribe. At hanggang dito na lang ang video natin. Hanggang sa muli, paalam! Mami, mami.